Mother's Day na po. Lahat ng ina, lalo na ang mga nangingibang bansa, ay pangarap na mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga anak. Mapag-aral at magkaroon ng, siyempre, magandang kinabukasan. Pero hindi po lahat ay nagtatagumpay sa kanilang mga pangarap. May balitang Middle East, hindi na naran. Limang taon na sa Saudi Arabia si Liwai Signoril bilang beautician sa Katip. Doble ang pagsisikap niya ngayon dahil nasa kolehiyo na ang kanyang dalawang anak. Masaya si Liwai dahil sa kanyang pagsisikap at pagtitiis sa abroad ay makakatapos din sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Pero may konting kirot lang sa puso niya kasi hindi siya nakadalo sa high school graduation ng mga bata. Bilang isang ina na naghihirap pa rito sa Saudi, masaya ka na makikita mo sila na nandun ka sa araw ng kanilang pag-graduate. Paghihinayang naman ang naramdaman ni Nemia Umal dahil hindi nagtapos ng high school ang kanyang anak. Dahil sa pangungulila sa ina, gusto ng anak na umuwi na agad si Nemia sa Pilipinas kasi iniwan sila ng kanilang ama. Nagpa siya na magtrabaho na lang ang kanyang anak para makatulong sa gastusin ng dalawa pa niyang kapatid. Gusto ko rin gumagraduate siya kasi may pangarap din siya sa buhay. Eh, wala akong magawa eh. Nakaalis ako eh. Hindi ko siya mabantayan. Parang gumunaw naman ang mundo ni Tesserico dahil na into sa high school ang kanyang nag-iisang anak na babae. Nabuntis siya 3 buwan bago ang kanilang graduation kaya hindi na tumuloy sa pag-aaral. Humahagulhul si Tess dahil ayaw niyang mangyari sa kanyang anak ang dinaanan niyang kalbaryo. Dahil sa hirap ng buhay, lumaki si Tess nang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang gusto ko po sa anak ko, yung ipaghihirap na naranasan ko, hindi niya maranasan. Yung sarap ng buhay na hindi ko natikman, gusto ko maranasan niya. 9 na taon na si Tess sa Saudi at iniisip niyang umuwi na lang sa Pilipinas. Pero dahil sa kahirapan, kailangan pa raw niyang tumayod sa ibang bansa para suportahan ngayon ang kanyang anak at apo. Sa magulang po, ang unang-una po magulang yung mapabuti yung kalagayan ng anak eh. Kung may babalik ko lang po yung dati, hindi ko po gugustuhin na mag-abroad. Nagbabalita sa Middle East, Dinan Arana, Katip, Saudi Arabia.